summer vacation, eh maging happy, dapat kasama ang buong family. Kaya naman inalam po namin ang mga gimmickan na magpapasaya sa buong angkan. Sa pagpasok ng buwan ng Marso, unti-unti na rin nararamdaman ang pagbabago ng klima. Say goodbye sa malamig na simoy ng hangin at mainit na salubungin ang good news na hatid ng summer heat. Oras na para mag-enjoy at mag-explore. Sagot namin ang mga mura at masasayang pasyalan na swak sa bulsa at buong pamilya. Tara na sa Quezon City para sa isang nature tripping na only saya. Sa halagang 40 pesos na entrance fee, pwede nang mamasyal, mag-picnic at mag-hangout kasama ang mga mahal sa buhay. Pero syempre marami pang ibang activities ang magagawa rito. Isa na riyan ang swimming. Kita nyo naman, excited na mga chikiting na subukan ang bagong kiddie swimming pool. Sa halagang 80 pesos na entrance sa pool, pwede na magbabad mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang pool ay may lalim na 3 feet na may lawak na kaya hanggang 60 bata. Kaya enjoy din naman daw ang mga magulang sa pakikipag-bonding sa mga anak. Dito kasi masarap kasi hindi lang swimming pool, maraming sightseeing na pwedeng puntahan. Masaya, hindi matatawaran yung bonding kasi hindi mababayaran ng pera. Basta magkasama kayo. Maraming bata ang dadagsa ngayon tag-init, may lifeguard na naka-alerto sa tabi ng kiddie pool. Pero dahil ang summer ay for all ages, aba, may surpresa rin para kina mommy at daddy. Isang bagong lap pool din ang binuksan para sa atin. Dahil may haba lang na 25 metro, perfect daw itong pang-workout. Pasok na pasok din dito ang pagbabonding ng mag-asawa. Swak din daw ang pool na ito sa pagtitraining at sa mga gustong mag-aral lumangoy ngayong bakasyon. Masarap na swimming kasi summer na. Mainit ang panahon. Tsaka yung lugar, abot kaya ng bulsa. Mula Quezon City, dumayo naman tayo sa isang indoor zoo sa Pasig. Sa konsepto pa lang ng zoo na korteng barko, siguradong kaaaliwan na ito ng mga bata. So ang pagbisita sa zoo ay isang masayang experience, lalo na ngayong summer. Ito ay very educational, no? Maraming malalaman yung mga bata, ma-appreciate nila more ang wildlife and mas maintindihan nila kung bakit natin kailangan silang protektahan. At gaya ng sa biblical story na Noah's Ark, syempre puno ito ng iba't ibang klaseng animals. Sulit sa halagang 200 hanggang 300 pesos na entrance fee. Interactive o maaari makasalumuha ang mga bata sa ilang mga hayop dahil trained ang mga ito. Maliban sa pagpapapicture, pwede rin silang magpakain ng mga hayop gaya ng rabbits at mga kambing. Nung makita ko yung mga animals, na-amaze ako kasi yung iba hindi ko pa nakikita, yung iba sa ibang lugar ko lang nakikita. Bilang isang Wildlife Conservation Foundation, layunin din ang zoo na pangalagaan ng mga hayop na endemic sa Pilipinas o makikita lang dito at ipalaganap ang kaalaman tungkol sa mga hayop na sariling atin. Maging ang wildlife ng ibang bansa present din dito, gaya ng white tiger na mula sa Chile na pinangalan nilang Santiago. Pero ngayong summer may makikita mga bagong attraction. Well, ang good news ng Avilon Wildlife Conservation Foundation, we have new features or meron kami mga bagong mga kagigiliwan ng mga visiting public. We have our cute na mga meerkat and mga prairie dogs. At para feel pa rin natin ang lamig sa tag-init noong Pebrero, ipinakilala nila ang mga Humboldt penguin na likas na matatagpuan sa South America. Pero dahil subtropical species sa mga ito o sanay sa kaunting init, kinaya nila ang klima sa Pilipinas. Yun nga lang, kailangan naka-aircon pa rin ang kanilang tirahan para hindi sila mabigla, lalo na ngayong tag-init. Good news for me as a parents, especially within Metro Manila, magandang gantong pasyalan indoor kasi na-interact yung mga kids sa mga animals. Nakita ko rin yung mga animals, healthy siya. Masaya.
Pero kung all-out recreation naman ang hanap nyo, dayo na sa Maynila at ito doon na pag-enjoy outdoors. Ito ang Amusement by the Bay kung saan may mga bagong ride na masusubukan. Sasakay kami sa drop tower. Kahit kinakabahan kami, gusto namin na maranasan kung paano maka-experience na makasakay dyan. Ang tinutukoy ni ate, itong bagong atraksyon na kakaibang thrill ang hatid. Ang tawag dito, ang drop tower. Bakit kanyo? Kapit na ng mahigpit at siguraduhin maayos ang pagkakaupo dahil sa ride na ito, aakit kayo ng 40 feet at unti-unting babagsak ng 12 beses. 4 long drops at 8 short drops ang mararanasan dito. Taas! Nakakatakot! Parang tatalon ako! Pero wag mangamba dahil ligtas naman daw ang pagsakay dito. Kaya naman itong grupo ng kabataan paulit-ulit sa pagsakay. Kung mas chill naman na ride ang hanap nyo, eto, siguradong hindi kayo mabibitin sa preskong hatid ng Flume Ride. Malit dahil siguradong mababasa kayo sa inyong pagsakay. Super saya! Super fun! Gusto ko lang pumalit! Sobra! Dito, hindi nyo na kailangan pang lumayo para magmala white water rafting. Bonus pa ang pag-slide pababa mula 9.5 meter peak. Sa init ng panahon, mukhang patok na pangontra ang wet and exciting ride na ito. Bagamat kailangan magbayad ng 100 hanggang 150 pesos para ma-enjoy ang mga amusement ride. Pero kung may extrang budget, maaari nyo ring ma-experience ang Manila Bay sa pamamagitan ng isang relaxing cruise. Sa halagang 150 pesos kada tao, isang 30-minute boat ride na ang naghihintay sa inyo. May libre pang winter sunset. Swak na swak talaga to sa pamilya dahil ito nga, magsa-summer, ang environment dito maganda. Ay, nag-enjoy talaga kami kasi na-feel namin ang fresh air, na-enjoy namin ang sunset. Ayun, pati ang mga kids nag-enjoy. Nag-enjoy din ba kayo sa ating paglilibot sa mga pasyalan in the metro? Kaya huwag nang lumayo, puntahan na ang malalapit na summer gimmickan na ito.